Ecclesiastes chapter 3. Dinggin ninyo ako na inyong ama, o mga anak, at gawin ninyo pagkatapos upang kayo'y maging ligtas. Sapagkat binigyan ng Panginoon ang ama ng karangalan sa mga anak at pinagtibay ang otoridad ng ina sa mga anak. Ang sino mong gumagalang sa kanyang ama ay gumagawa ng katubusan para sa kanyang mga kasalanan, at ang gumagalang sa kanyang ina ay gaya ng nag-iimbak ng kayamanan. Ang sino mong gumagalang sa kanyang ama ay magkakaroon ng kagalakan sa kanyang sariling mga anak, at kapag siya ay nagdarasal, siya ay didinggin. Ang gumagalang sa kanyang ama ay magkakaroon ng mahabang buhay, at siya na masunurin sa Panginoon ay magiging kaaliwan sa kanyang ina. Ang may takot sa Panginoon ay pararangalan ang kanyang ama at maglilingkod sa kanyang mga magulang gaya ng sa kanyang mga Panginoon. Igalaw mo ang iyong ama at ina kapwa sa salita at sa gawa upang ang isang pagpapala ay dumating sa iyo mula sa kanila. Sapagkat ang pagpapala ng ama ay nagtatatag ng mga bahay ng mga anak, ngunit ang sumpa ng ina ay nagbubunot ng mga pundasyon. Huwag mong ipagmalaki ang kahihiyan ng iyong ama, sapagkat ang kahihiyan ng iyong ama ay hindi kaluwalhatian sa iyo. Sapagkat ang kaluwalhatian ng tao ay mula sa karangalan ng kanyang ama, at ang ina sa kahihiyan ay kadustaan sa mga anak. Anak ko, tulungan mo ang iyong ama sa kanyang katandaan, at huwag mo siyang pighatiin habang siya ay nabubuhay. At kung ang kanyang pangunawa ay mabigo, magkaroon ng pagtitiis sa kanya, at huwag mo siyang hamakin kapag ikaw ay nasa iyong buong lakas. Sapagkat ang pagpapagaan sa iyong ama ay hindi malilimutan, at sa halip ng mga kasalanan ay idaragdag ito upang itayo ka. Sa araw ng iyong kapighatian ay aalalahanin ang iyong mga kasalanan ay matutunaw din, gaya ng yelo sa magandang mainit na panahon. Ang umiiwan sa kanyang ama ay gaya ng kalapastanganan, at ang gumagalit sa kanyang ina ay susumpain ng Diyos. Anak ko, magpatuloy ka sa iyong gawain sa kaamuan, kaya't ikaw ay mamahalin niya na sinang sang-ayunan. Kung mas dakila ka, mas mapagpakumbaba ka, at makakatagpo ka ng lingap sa harapan ng Panginoon. Marami ang nasa mataas na dako at kilala, ngunit ang mga hiwaga ay nahahayag sa maamo. Sapagkat ang kapangyarihan ng Panginoon ay dakila, at siya ay pinararangalan ng mababa. Huwag mong hanapin ang mga bagay na napakahirap para sa iyo, ni hanapin man ang mga bagay na higit sa iyong lakas. Natapat ang iniuto sa iyo ay isipin mo ng may paggalang, sapagkat hindi mo kailangan makita ng iyong mga mata ang mga bagay na nasa lihim. Huwag kang mag-usisa sa mga bagay na hindi kailangan, sapagkat hinggit na maraming bagay ang ipinakita sa iyo kaysa sa nauunawaan ng mga tao. Sapagkat marami ang nalinlang ng kanilang sariling palagay, at ang isang masamang hinala ay bumagsak sa kanilang kahatulan. Kung walang mga mata, ay mangangailangan ka ng liwanag. Huwag mong ipahayag ang kaalaman na wala ka. Ang matigas na puso ay mapapahamak sa wakas, at ang umiibig sa panganib ay mapapahamak doon. Ang matigas na puso ay mapupuno ng mga kalungkutan, at ang masamang tao ay magbubunton ng kasalanan sa ibabaw ng kasalanan. Sa parusa, sa mayabang ay walang lunas, sapagkat ang halaman ng kasamaan ay nag-ugat sa kanya. Ang puso ng masino ay makakaunawa ng talinghaga, at ang tainga na nakikinig ay naisin ng pantas na tao. Papatayin ng tubig ang nagdiningas na apoy, at ang limos ay nagbabayad sala para sa mga kasalanan. At siya na gumaganti ng mabubuting pagbabalik ay nag-aalaala sa mangyayari pagkatapos nito. At kapag siya ay bumagsak, siya ay makakahanap ng matitirhan.